Sama ka sa biyay ko? Kilala sa masarap na pagkain ang probinsya ng Iloilo. But wait! Hindi lang food venture ang magagawa dito mga biyero. Ngayong gabi, mabubusog kayo sa pagkain at sa ganda ng mga tanawin. Dahil we'll show you the other side of Iloilo. So finally, we landed here in the very beautiful airport ng Iloilo. At ating final destination ay 1.5 hours away from here, which is southern part of Iloilo. Pupuntahan natin ang Miag-Ao pati San Joaquin. Isang bayan sa Iloilo ang unti-unti nakikilala dahil sa kanilang Instagram-worthy sceneries. We present to you their very own rice terraces. Yep, you heard it right mga biyero. May hagdan-hagdang palayan din dito sa Iloilo. The struggle is real sa pag-akyat sa bundok, lalo na para sa beginners. But don't worry mga biyero, the view will delight you as you trek up the mountain. Pagkatapos ang ilang oras ng paglalakad, narating rin namin ang aming destinasyon. Yun! So after nearly 5 kilometers, eto yun. Eto yun. Sarap. Sarap din dahil kahit paano nakakapagod din pag-cat eh. Pwede ka maglakad-lakad, magmuni-muni, paikot-ikot. At syempre kailangan mong i-admire na rin talaga yung rice terraces. Na hindi dito sa Banao, hindi dito sa Benguet ha. Dito yan sa Iloilo. I say this every week, I know you love my job, mga biyero. Aim higher, mga biyero. Kung may energy at extra time pa kayo, climb pa more. Puntahan ng misteryosong bato sa tuktok at gitna raw ng bundok. With an elevation gain of around 400 meters, it took us around 1.5 hours. Ito yung pinuntahan natin. Ito yung 400 meter long na bato on top of a mountain. Parang isang malaking ahas. Actually, ang para sa akin, mga bihero, yung magandang scenery talaga. Yung bago tayo nakarating dito. Yung pagtungtong natin sa medyo mataas na rin na lugar. Makikita natin kasi na maganda yung pagkakat ng grass. Kalo mo talaga may lawnmower sila dito pero meron silang mga baka na kumakain ng mga grass at rice terraces in mysterious rock in one mountain? Wow, astig! Worth the climb, di ba? Para mas okay may experience to with the missus. Sipin mo, tinahak natin yun, no? Oh, ha? So, lesson learned. Kahit di mo alam kung saan ka pupunta, kahit di mo alam kung ano makikita mo, ang importante, nakapag-burn ka, nakapag-exercise ka, para pagbalik mo, kasi 1 hour na hapon dito yan eh, pagbalik mo, masarap ang kain. See, bawat biyahe talaga, kailangan meron kang nababahong aral.
Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Iloilo ang bayan ng San Joaquin at Miagao. Mula Maynila, kailangan bumiyahe ng humigit-kumulang isang oras. Paglapag sa Iloilo, mabiyahe pa ng humigit-kumulang isa't kalahating oras para marating ang southern part ng Iloilo. At dahil mahaba ang biyahe natin, siguradong aabutin kayo ng gutom sa daan. Buti na lang, kilala ang Iloilo sa kanilang masarap na local delicacy na pwede niyong lantakan sa biyahe. Ito, 10. Sagana sa mani ang bayan ng San Joaquin. Kaya kilala sa kanila ang bandi. Isang delicacy na gawa sa muscovado at syempre, mani. Perfect na pasilubong ito sa may mga sweet tooth na biheros. Kung ayaw sa masyadong matamis, bakit hindi subukan ang pinagmamalaki ng bayan ng Miagao, ang bayi-bayi. Gawa ito sa malagkit, parang espasol. Sa halagang 5 piso kada piraso, pwede mo nang maiuwi ang pinagmamalaki ng Miagao. Saman, tinurot. Saman. Tama ba ito? Gato ko sa lubong. Dahon. After mag-me time, let's meet some locals. Parang hindi yata hipon yun ah. Parang ahas yun ah. Nakakon sa subo. Ahas. At syempre, kain pa more. Damit? Damit. Papasa na kaya akong Ilonggo sa biyahe ito? Ay karoon! Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? The City of Love. Wala tayo sa Paris mga biyahero ha. Ito rin ang tawag sa Iloilo dahil matatagpuan ito sa pinakagitna ng buong Philippine archipelago. But you didn't know that mga biyahero. Likas na malalambing din ang mga Ilonggo kaya hindi raw sila mahirap mahalin. Husto gid ko. Kung nakapoy sa kagagala at kakakain, huwag mag-alala. Maraming lugar ang pwedeng matulugan. From budget-friendly to luxurious, meron dito. On a strict budget ka ba? Bakit hindi subukan ng isang homey accommodation off the highway? Sa halagang 600 pesos per room per night, marirelax ka talaga dahil tabing dagat ang bubulga sa'yo paglabas mo ng iyong kwarto. And if you want to splurge, why not try this resort type accommodation? Bukod sa free breakfast, pwede mo rin gamitin ang iba't ibang amenities nila. Maraming mga biyahero. Ito yung aking kwarto dito sa San Joaquin, Iloilo. Ito yung kanilang pinakamalaking kwarto. This is the presidential suite. Pagpasok nyo, may dalawang malaking kama. Meron kang parang cocoon. Meron kang balcony. Diyan ko sinampay ang aking brief. Meron kang couch, table. Of course, malamiging aircon. Complimentary tea, instant coffee. Of course, you have your hot water dispenser, refrigerator, restroom. Very nice. Actually, bagong-bago pa tong hotel na to, mga biyahero. Nag-open lang sila January this year. It's pretty big. Nice.
At syempre, ang sarap dito ay kanilang view kung saan hindi ka na kailangan magbangka. Baba ka lang, daladala mo na yung snorkeling gear mo, and then you're good to go. Very nice. Now, ang okay rin sa resort na to dahil ang dami pwedeng magawa. And there you have it! Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga tao sa Iloilo. Kaya sagana sila sa palay at isda. Pero, blessed din sila dahil sa kanilang ilog. Ganda ang umaga, tay. Ano mong ginagawa natin dyan? Dakoksang paikat uram. Ang hipon? Hipon. Ito yung pang huli niyo ng hipon? Ano man tawag dito? Sa tawag namin ito, patak. Pata? Oo, patak. As in parang pata? Pata na. Ah, pata. Ah, okay. Parang ahas yun ah. Tama sa suba. Eh, no? Kasi siyempre dumadaan din, kahit anong dumadaan dito, mapupunta yan dyan, no? Hindi lang ano, hindi lang sawa, may palaka. Naku! Shrimp lovers, magiging bet na bet niyo ang San Joaquin. Dahil sa halagang 150 pesos kada kilo, maaari niyo nang matikman ang fresh catch na to. Kailan niyo po nilalagay itong pata na to dyan? Umaga? Sa hapon. Ah, sa hapon. Pagdating sa hapon, kailan niyo tinatanggal naman? Sa umaga. Sa umaga na. Mas marami kayo nahuhuling hipon kaysa sa ahas. Sa kon, di man pirmi. Oo. Kaysa kung mukhaan kon sa nagang bulan. Oh, okay. Ah, okay. So, kapag gabi, maraming hipon. Ayun. Dahil nagtatago ba sila? Dahil... Lumalabas. Magwara, makain. Ah, kumakain sila. Naghanap sila ng pagkain. So, parang kuning mga nahuhuli mo dito at yung tinatanim, parang hindi na kayo... Hindi nyo ka na kailangan pumunta sa palengke, no? Kumbaga, asin o yung mga ano na lang. Yun lang. Ayun na yun. Pero dito, may manok naman kayo dito. Ayun. Okay. Kung kumain ng manok, ulit yun na lang. Ayun. Isa ka, huli tayo ng isang hipon. Pati, yun. Ang tawag dyan, ubog. Ubog? Ubog. So ito mga freshwater ano seafood no. Ayun. Okay. Kurake ja. Mga lagay crust eh. Mga kwan. Tangan mo bayabas. Lagay ng bayabas. Sweetish, langgaw. Ipina. Ayos na. Para may kulay at swerte no. Be a local mga bihero. Immerse pag may time. Ayan oh. Magpatulo na lang sa mga lokal. Medyo mahirap din palang manghuli ng hipon dahil kailangan ng konting tsiga at pasensya. Kaya masarap kung titikman na natin ang huli ni tatay. Pata? Sabi ko sana tapa. Pata? Pata? Taon? Taon? Kaon? Kaon? Kaon, kaon tayo. Kaon. Kaon. Hindi naman ito yung ahas na tinapon mo tayo. Hindi. Kanon. Kanon. Iba ang kaon sa kanon. Okay. Kanon. Kala ko hipon. Iba to, hindi to hipon. Ayun, si hipon. Yun. Matamis-tamis. Fresh and sweet. Two perfect adjectives to describe these shrimps. Ang sarap mga biyero, pero wala nang masasarap sa kwentuhan natin with the locals. Ayos? Ayos? Niwang doon, niwang. Pilihan mo niwang? Niwang? Niwang. Niwang? Niwang. Ano niwang? Payat. Sexy. Alam nyo ba hindi raw marunong magalit ang mga ilonggo? Aba, subukan nga natin. Pero in-ano na lang, ano, ganda na lang, Tay. Kapag ano, Ilonggo. Kasi iba-iba naman yan. Ilonggo, may Bisaya, may Ilocano. Kahit iba-ibang dialect. Kapag nagagalit ang isang
Tagalog, alam mo talagang galit. Di ba? Parang mga waray naman, galit sila pero hindi sila galit. Mga Ilonggo daw, kahit galit, hindi galit. Hindi... Well? Ang tono. Ang tono? Oo. Sa Iligaynon, Iligaynon, ay karoon! Hoy! Ano yun? Parang kumakanta ka. Ano yun? Ay karoon! Ano yun? Balbalunta ka. Balbalunta ka? Yun ang tono. So, sabihin natin, galit ka sa isang bagay, ano po yung, paano niyo po sinasabi? Bagay nga pa, ano ito? Ay! Yeah, siguro kaya pano na yun. Yun na yun? Ano yung sabihin nun? Bawa, ito. Yung mabuti kang ganunin mo. Yananin. Paano yun? Mabuting ganyanin. Parang mas, dahil galit ka dun sa tao na yun, masarap kang ganyanin. Parang ganyan. Pero yung pagkasabi mo ay? Yung mga paano? Paano? Paulitay. Nakaroon. Kaming tadyan. Parang ganun lang. Sarap tumira dito. Walang taong galit, no? Ayos. Thanks, Tay. Okay. Fresh shrimps and quality local delicacy. Ano pa nga ba ang tuloy laway dishes ng mga Ilonggo? Nay, magandang gabi po. Magandang gabi. Ayan. Balita ko eh, ikaw daw yung isa sa mga pinakamagaling magluto ng KBL. Oo. Diba? Ano po ba yung KBL? Ang kadyos. Kadyos? Oo. Ano po ba yung kadyos? Ang beans. Beans. Ano yung letter B? Biik or baboy? Baboy, baboy, baboy. Tapos, langka. Langka? Okay. Tapos, ang paaslom, batuan. Okay. Four cubes. Asin, bichin, naman lang. Ang gusto ko lang malaman, ma'am, kaano-ano niyo po si Elizabeth Oropesa? Medyo, kawega. Ngayon lang po ako nakakita ng gantong dish eh. Ang itsura niya, parang champurado, pero hindi. Dahil munggong at baboy, no? Oo. Pwede siya maging, yung kulay niya parang dinuguan. Oo. Paano po nagiging dark yung sauce niya? Sa kadyos. Dahil sa kadyos, doon sa beans. Isa sa tradisyonal na putahe ng mga Ilonggo, ang kadyos. Paborito itong kainin ng mga Ilonggo, lalo na tuwing tag-ulan. Sigurado matitikman nyo ito kapag nasa Miyagao kayo dahil halos lahat ng taga rito ay marunong magluto nito. Bakit po ba sumikat ang KBL dito sa Iloilo? Bali, ang KBL, pinakapaborito kang taga Miyagao. Nabalitaan ko nga ng KBL daw ay pinapass on from one generation to another, parang gano'n. Mm-hmm. So, ikayo po, pang anong generation nyo na? Pang... Basta mahaba-haba na. Tiruan mo rin, parang mamanaan mo kung ano ang kanamit kang KBL. Parang, o teka, kahit hindi ako marunong mag-Ilonggo, yung sinabi mo kasing namit, parang tikman ba yung namit? Parang, tama ba? Tama. Tama? Tama. Ayun! So pwede ko nang tikman, ma'am? Oo. Baboy. Okay. Langka. May langka. Mm-mm. Ito po ba ay kinakain kasama ang kanin? Okay. Ulam siya, no? Okay. Subukan ko muna yung kadyos. Malumok, sir? Tarap! Paborito ko parang yung beans. Oo. Pati yung sauce niya. Parang ano eh, lalo na kapag ulan, malamig yung klima. Parang ito yung... Gusto-gusto mo. Oo, masarap. Masarap. Langka o? Langka. 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 Gusto ko baboy. Namit. Good? Tama ba? Namit. Good? Oo. Namit. 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 Namit.
Bukod sa like a local experience sa mga Ilonggo, huwag palagpasin ang pagbisit sa World Heritage Sites ng Iloilo. Maraming lugar dito na hindi lang kilala sa bansa, kundi pati sa buong mundo. Tulad na lang ng mga simbahang ito. Ito po nakikita natin ngayon ay ang simbahan ng San Joaquin. Ginawa po ito noong 1859 at isa po ito sa dinadayong tourist spot sa probinsya ng Iloilo dahil po ito po ay isang national cultural treasure, no? Bukod tanging simbahan na merong militaristic bas-relief. Ito po ang bukod tanging simbahan sa Pilipinas yata sa pagkakaalam ko na na-feature ng CNN as one of the 25 most underrated destination in the country. Looking for something different? Pay a visit to this unusual cemetery. Mamamangha ka sa ganda. Ito po ang Camposanto ng San Joaquin. Ginawa po ito noong 1892. Dinadayo po ito ng mga tao kahit na sementeryo siya dahil isa po ito sa pinaka magandang estruktura na ginawa noong unang panahon. Ito po ay gawa sa coral blocks, ang kanyang perimeter fence at ang chapel na nakikita natin sa likod ay gawa din po sa coral blocks. Ito po ang aming simbahan at ang Camposanto na tinuturing na the most photographed structure in the region. Oh, hindi pa tayo tapos mga biyero. May water adventure pa. Abangan yan. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Bakit nga ba Iloilo ang tawag sa lungsod na to? Eh kasi mukha raw itong ilong sa mapa. Kaya tinawag itong Iloilo na hango sa lokal na salita na irong-irong. Kilala na ang mga Pinoy na hospitable, pero natatangi ang pagiging friendly ng mga Ilonggo. Huwag kayong matakot na maglibot-libot at kilalanin ang bayan. Bukod sa kanilang world-renowned tourist spots, kilala rin ang Iloilo sa maganda nitong karagatan. Meron lang naman 15 fish sanctuaries ang bayan ng San Joaquin. Sila na ang mayaman sa fish sanctuaries. Alam niyo ba na bago pa man nagkaroon ng diving spots sa Visayas, isa na ang San Joaquin sa madalas puntahan ng mga tao. Maayo gid, guys! So mga biyerno, dito tayo ngayon sa very famous diving site. One of the diving sites here in San Joaquin, Iloilo. And apparently, back in the day, ito sinasabi nila, sabi ng mga locals, na bago pa nagkaroon ng anilaw sa Batangas or bago pa nagkaroon ng mga ibang diving sites sa Pilipinas, ito na yung pinupuntahan ng mga iba't ibang divers, not just locally, also internationally. They have like around 15 protected marine areas. And it's just so unfortunate for us. Medyo past couple of days, medyo malakas daw yung ulan. Which means, hindi ganun kaklaro yung tubig. Pero if ever, hindi ganun yung situation natin, man. I was free diving around that area. Si cameraman ko, si Ray, naka-scuba diving gear. And then, marami ng corals dyan eh. Kita mo naman eh. It's just that the water's kind of murky. So when I free dive, mga 10 meters below, pagdating mo sa 9th meter, doon pala makikita. So, you know. But if ever the waters, if ever it didn't rain a couple of days ago, buhay na buhay mga corals, which is, you know, very, very good for divers. And
yeah, it's just really nice to know that it's protected. So, and you've got like vast amount of protected marine areas that you can dive in. So, yeah. Hopefully next time, pagpunta kayo dito mga biyero, check nyo muna yung weather. Woo! Yun! Hindi umuulan! Summer. Sa dami ng ginawa natin, may oras pa ba? Aba! Hindi mauubusan ang gagawin dito. Magtampisaw at magbabad dito sa halagang 15 pesos lang. Aba, not bad. Hindi kayo mahirapan. Dahil hindi nyo na kailangan magbangka papunta sa kanilang snorkeling site. Lakad-lakad lang, and voila! Kung suwertihin kayo, aba, mahanap nyo pa ang mga kamag-anak ni Nemo. O, kitam? Kung ayaw naman isorbi ng mga isda, marami rin options mga biyero. Dahil sa budget na nagsisimula sa 100 pesos per biyero, pwede na subukan ng slow and laid-back activities tulad dito. Teka, nagugutom na ako sa dami ng water activities ha. Break muna kaya tayo. May kainan din dito na swak sa mga kakatapos ng mag-diving. Yeah, boy! Nandito tayo ngayon sa LSDC. Let's Snorkel and Dive Center. Or camp. Camp. There, dito yan sa San Joaquin. At as you can see, mga kasama natin ay mga magigiting na divers. Old and young. Halos lahat, wala nang buhok, no? Hindi dahil sa gupit. Sa gupit naman, dahil sa gupit. Dahil sa gupit, di ba? Krokat, bagay yan eh. Bagay yan. So mga divers, sikat na sikat yan. Itong area na to, sikat na sikat sa mga divers. Actually, kahit decades ago pa, sir, di ba? Decades ago pa. Young and old. Ito talaga pinupuntahan yan. 60 plus. And of course, if you're not a diver, it's okay. Kasi may mga backpackers na napupunta dito, kahit day trip or kahit overnight. But anyway, nasa harapan natin ay tinatawag nilang diver set boodle fight. Di ba? Para something like yes, that. Yes. Pwede na yun. Of course, para sa mga hindi nakakalam ko ano yung boodle fight, ang boodle fight ay isang paraan ng pagkain ng... yung kanin nandito lang sa harapan ng tao, tapos noon iba't ibang mga sangkap. Meron tayong inihaw na baboy, meron tayong inihaw na isda. Panalo to sa mga praktikal na barkada at pamilya tulad namin. Dahil sa halagang 200 pesos, pwede kayong magpaluto ng gusto nyong ulam. At syempre, i-feature natin yung mga local delicacies nila. Yung KBL, finiture na natin to kahapon, which is kabyang, baboy, pati langka. Kajos! Munggo, baboy, langka. Langka. Tapos nun, yun, bamboo shoots na may... Gata, saluyot. Yun, gata at saluyot. Masarap yan. Laswa! Vegetable todo. Nako, vegetable todo. Yes, all, everything. Oo, kumbaga, para sa mga vegetarian or healthy eaters. Yeah, healthy. And of course, you know, tropical island, tropical setting, we have coconut. So, enjoy, relax. Live in. Ito yung ginagawa nila eh. After diving, kain. Tapos nun, tulog sa duyan. Tulog na sa duyan. And then dive again. And then dive again. Alright. Ayos, kain tayo. Okay. Go. Cheers! Dahil nandito na rin lang kayo, tikman na ang kanilang kilawin. Bilang isang fishing community, alam nyo na guys, sikat dito ang malalaking isda! Oh, kilala nyo na ako guys. Matapos kumain, tuloy pa rin ang biyahe. Isa pang water adventure na naghihintay sa atin. Sa isang virgin waterfall ng Magao. Siyempre, kapag may tubig, masarap magtampisaw. You know the drill.
When there's waterfalls, we... Nailo-ilo na ba kayo sa dami ng nililibot ko? Hindi pa tayo dyan nagtatapos, mga bihero. Magbabalik siya pa naman tayo sa probinsya ito. Ano? Sama ka sa biyago? Isang laid-back destination ng Iloilo, kaya paboritong pasyalan ito ng mga taong gusto magmuni-muni. Isang private garden-turned-restaurant ang madalas puntahan ng mga taga-Iloilo. Let's take you to Japan! In Iloilo pa rin. Wow, mabihero eh. Nandito tayo ngayon sa Sulu Garden. It's just right off the highway and... From what we've read, from what we've heard about, yung owner daw nito ay born in Cavite, pero grew up in New York. Pero dahil mahilig siya sa Japanese, I guess Japanese culture and Japanese way of living, gumawa siya ng garden. But before gumawa siya ng garden, isa kasi siyang marine biologist, no? And parang, I guess, transform niya to. So funny dahil, ba't tinatanawag na Sulu Garden? Well, apparently, we are facing Sulu, but yung owner kasi, yung paborito niya, si Lieutenant Sulu ng Star Trek. Nahapon. Tara, libot tayo. Bukod sa pagiging biologist, isang artist ang may-ari, kaya kitang-kita ang magandang landscape ng lugar. One interesting fact is that this used to be a bread bakery. Correct. Tapos transform na lang niya into an indoor dining area na may Chinese checkers, may oversized chessboard, and they have lunch and dinner available every single day. Nagsimula bilang isang pribadong garden ng lugar na to. Ngunit kada may dadaan na tao, ay kinakatok nila ang bahay para pakiusapan ang may-ari kung pwede magpa-picture sa loob. Kaya noong 2012, tuluyan na nila itong binuksan sa publiko. Yeah. Sightseeing ka muna dito sa bridge, no? Beautiful bridge. Well, you should see it. 20 years ago, apparently, medyo it's polluted. Buti na lang naayos ng owner. It's now open. It's now beautiful. It's very pleasing to the eyes and very open for tourists. Aba, masyado na ata tayo nilibang sa kalibot-libot dito ah. Bago pa mapunta ang usapan sa kung saan-saan, tikman na natin ang mga pinagmamalaki nilang group meals. Now, isa sa kanilang items sa kanilang menu ay ang Shogun meal. I wonder if I say it's such a Japanese fanatic, you know. I guess not just the culture and, you know, kasama na dyan yung pagkain. So, shogun meal, which is good for five. You have your California maki, and you have your special makis. These are like deep fried. You've got like your cheesy prawn maki, and crab maki. Basta, cut the long story short, malaki yung kanilang maki. Okay. Can I naman na ito? And there's a presentation, diba? Stig, come on. Got your boats here. Uh-huh. Mmm. Well, yeah. Familiar naman talaga yung lasa natin sa California maki, diba? California maki, you've got your Japanese rice.
mango, kani, which is your imitation crab. Tapos, usually, maglalagay sila na konting pipino para may konting crunch. Pero ito, ano lang, mango, imitation crab, and then, of course, you've got your fish eggs. Para may konting burst. Okay, ito naman. Tikman na natin ito. Tikman na lang cheesy prawn. Cheesy prawn chuchu. As you can see, yung ginawa nila, stina-chop nila ang isang prawn. Tapos makikita mo dito kasing ulo. Ayan. Tapos makikita mo yung tail dito. Pero ito lang talaga yung may prawn. Dito lang talaga. Pero wala lang. Ganda lang kasi ng presentation. Okay, puntaan naman natin yung crab. Okay. Of course, you got your fish roll. Tapos meron ka nga lang, may cheese ka din? Oh, may cheese. Tapos meron ka rin yung ano, alam mo yung pag dini-deep fry mo yung ano, pag tempura, lalagyan nila yun doon. Fried crispy bits. And then, you have your imitation crab inside with mayonnaise. Okay. Not bad at all. Masarap talaga lahat kapag kaharap mo ang isang magandang tanawin. Kaya nga, great view plus good food equals one happy Biyero. Rich history, impressive world heritage sites, and delicious traditional home-cooked recipes. Ano pa nga bang hahanapin mo sa lugar na kumpleto na tulad ng Iloilo? Kahit ilang beses na rin ako nakapunta dito, kaya pa rin pala akong sorpresahin ng syudad na to. Tara! Kaya Southern Iloilo, salamat gid! Uy! Ahas! Iloilo! Hindi ka pa namin lulutuin! Biyara, nandito tayo ngayon sa General Santos City, specifically dito sa kanilang main fish port, no? Kapag sinabi natin General Santos City, ang unang isda na pumapasok sa isipan natin ay not one na, not three na, but tuna. First week of September dahil they're celebrating their annual festival.